Sana naman may protest tayong madaanan dito. Maski bayabas lang. Nagugutom na. So, hanggang dito na lang yung tubig ko. Oh, grabe. Ang hirap. Oh, grabe yung tarik. So, good morning, guys. Good morning, everyone. Today is October 31. Last ride for the month of October. So, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa may Mount San Isidro. Welcome sa panibagong episode ng ating bike vlog. Today, solo riding. Sasamantalahin natin yung weather habang wala pa yung paparating na bagyo, si Bagyong Rolly. So, dito ipapakita ko sa inyo yung ating destination. So, pag nakikita nyo dyan, so, yung bundok na yon, yung may tower, yun yung digital tower. So, yan yung ating aakyatin for today. Yan yung pinakamataas na bundok sa Pangasinan, ang Mount San Isidro. So, siguro by 1 or 2 hours or 3, nandun na tayo. So, samahan niyo ako. Highway from Soconi, pumasok tayo dito sa may Padilla Street. So ito na yung papasok papuntang Tinakayanan Falls and then going to Digital Tower. So nandito na tayo sa may Sitio Kadampat, Barangay Bolo. So, ito yung pinaka jump off. So kain muna tayo. Natapos na tayong kumain. May mga group of riders tayong nakasabayan dito. So napagtanuan ko sila kung gaano kahirap akyatin yung Mount San Isidro. So sabi nung isa na previously nakapag-ride na siya doon, 30% yung bikeable and then 70% daw yung lakad. So ayun, so siguro lalakarin talaga natin dahil mahirap siya. What's up sa mga riders from Calasiao? So nagbabalik. Swabe lang yung ride natin. Katatapos natin galing dun sa tindahan ni Aling Susan. Masarap yung mami nila. So ito na yung start ng ating ride! Ito yung isang reason bakit tayo nagbunang mountain bike para akyatin itong Mount San Isidro. So noon pa talaga nakatingin ako dito sa bundok na to eh. Tapos parang intriguing siya at saka napaka-interesting dahil ando dun yung tore ng digital. So sabi ko siguro someday babike ko yan. Kaya yun, nagbu tayo ng mountain bike. So this is it. Ito na nga yung araw na talagang aakyatin natin siya. Umalis tayo dun ng 7:30 sa may pinagkainan natin. And then 7:40 na ngayon. So parang may 20 minutes ago. Pero wala pa ata tayong 5 kilometers. So ito yung mga condition dito. Bikeable pa siya. Tsaka more on traction pa yung mga daan. Ayun, naisagad ko na ata yung gear ko, 46, sa likod. Hindi na nakamotor ah. Kabisado na. So, ito na yung sinasabi nila na hindi na pwedeng i-bike
So may recovery naman dito. Dito tayo pwedeng mag-start ulit mag-bike. Ayun, may nakikita akong sementado. Oh. Ang late lang pala yung portion na sementado. Patay. Oh, grabe. Ang hirap. Sa wakas. Grabe yung tarik. Kung naalala niyo yung ride namin dun sa Natividad, sabi ko dun sa may description ko sa title ng video, is steepest. So hindi pala, mas steep to. Grabe, walang duda. Sorry, napamura ko. Talagang mountain bike. Legit. So heto na guys, yung sinasabi nilang gagamitan natin ng pinagbabawal na technique. So totoo nga ang sinasabi nila. Nalalakarin at lalakarin mo to. Mahirap siyang i-bike unless sobrang tibay mo, sobrang tatag mo, kayang-kaya mo to. Pero ako wala. Lakad. Kasi silip ko na dito. Malayo pa siya, oh. So same scenery, tanaw pa rin natin yung digital tower. So diretso pa rin. Medyo recovery naman na yung daan. May mga konting uphill. About 3 kilometers na yung napapadyak natin. Wala pa rin ata tayo sa kalahati. So may parang cabin dito. Oh grabe. Totoo nga. Totoo ang balita. Mahirap aunin. Tsatsagahin na lang natin. Pero magre-reserve tayo ng lakas. Dahil wala tayong maraming tubig. Walang mga store para makapag-merenda. Yun yung mistake ko na naman. Hindi ako nakapagbaon. Bahala na. Ayan, so advice ko sa inyo, kung linaplano nyo punta dito, baon kayo ng maraming snacks, maraming tubig, tapos maraming lakas ng loob. Tsaka lakas, yung importante, lakas. Lakas nyo para magkulak. Kasi kung wala ka nun, wala na. Finish na. So time check tayo. It's 9 a.m. So umalis tayo doon 7:40, mga ganun. Naka isang oras at may gate na tayo. So nakita ko kanina sa mapa, nasa kalahati pa lang. So malayo-layo pa to, mahaba-haba pang lakaran. Oo, sa wakas, may pababa rin, konti nga lang. Yeah, so, ang problema lang, hindi ako nakapagbawon ng maski snacks lang. So, wala pa ako sa kalahati, pero hanggang dito na lang yung tubig ko, magsusurvive kaya ako nito. Tingnan natin mamaya. Ayan, so feeling ko malapit na tayo. Kitang kita na dito. Ayun, malapit na tayo. Konting tumbling na lang yan. Abot kamay na. Ayan, so tsatsagay na lang natin yan guys. Reminder lang, magpupunta kayo dito, kailangan talaga naka-rubber shoes kayo or at least nakasapatos. Huwag lang yung on clip or clip shoes kasi yari yon, masisira lang siya guys. Kasi lalakarin nyo talaga to. Sarap pag sound trip, lalo na pag power metal. Shit.
Rest in peace, Andre Matos. Yan po yung bandang Angra, one of my favorite power metal bands. So ito na yon, yung dalawang sementado, yung left and right. Maikli lang ata to eh. Wow! So ayan, nandito na tayo sa overlooking. Konting-konting tiyaga na lang, mararating na natin yung digital tower. So ito yung bungad pa lang papunta. So overlooking yung Sual power plant. Ang ganda, grabe. Sulit na sulit yung ahon talaga. Maski na gaano kakapagod, maiibsan mo rin yon, mawala siya agad sa ganitong tanawin, no? Ang taas na dito, medyo malamig siya. The moment of truth. Tanaw na natin ang malapitan ng digital. So welcome Mount San Isidro. Finally, nakyat natin. What if? Napakaganda. Welcome to the highest mountain sa Pangasinan. Sa wakas, na-conquer natin siya. Finally. Matagal na nating inaasam akyatin to. So nandito na tayo. In just 2 hours, nakyat natin siya. Mas marami nga lang lakad. 60% lakad, 40% bike. So ayun, sumakto yung tubig. May konting-konti na lang naiwan. Inumin ko dyan sa taas. Ayun, so finally, na-reach na natin yung tower ng digital dito sa may Mount San Isidro. So, suabe, approved. Napakalupit ng view. Ito yung matagal na nating pangarap. Natupad din. So kaya tayo bumuo pala ng MTV para akyatin po lugar. So yan, papakita ko yung 360 view dito sa may bandang kanan. So guys, ito pinasok natin yung mismong site. Kasama ko si Kuya, siya yung caretaker dito. So good thing, napaka-bait niya, sinamahan tayo. So makikita natin yung mas maganda-gandang view dito. Medyo masukal. Ah, ito. Okay, so akating natin. Ano? Parang gumagalaw siya. Grabe. Wow. Suwabe. Ganda. Sulit. So dito, ito yung mga bundok sa mga Tarem, Zambales, Mabani, Mabini, yan, dyan na part. So dito naman, ito, yung Lingayen Gulf, yon. Tapos yung stretch niya hanggang doon sa Maysual, Alaminos, Bulinaw. Ang ganda. So ito lang dati yung nakikita ko doon sa roof deck namin. So ngayon nandito na ako. Woo! Kiss! Kuiko! Kita niyo ako? Yes, Daddy! Nadidinig namin ikaw! Ingat ka po dyan! Woo! First summit! Guys, so tapos na yung ating
bike ride dito sa may Mount San Isidro, sa may Old Digital. So let's go, uwi na tayo para hindi tayo abutan ng bagyo. Ah, so sulit. Grabe. Alright, so isa na namang masayang ride ang ating nasaksihan. Thank you sa pagsuporta. Salamat sa mga new subscribers at saka sa mga nanonood nito. Kung di pa kayo nag-subscribe, subscribe na po para makita nyo yung one of the finest destination dito sa Pangasinan or sa Greater Luzon. So ito, pababa na po tayo. Salamat ulit. Suwabe-suwabe ride. Ingat po, paparating na si Bagyong Rolly. Yun. Kita-kit sa baba.
So yun, next time, pag may plan kayong umakyat doon, dito kayo kakain sa pwesto ni Manang. Wow. Ni Nanay Susan. Ayun siya. Hello. Ang bait. Unlimited sabaw. Pauwi na tayo. Tutumahan tayo doon sa GNP Bike Accessories. Oh, ay, Nice din ito yung hindi natin mapakyat na pag kanina wala sa tono. So okay na. So thank you, Nico. Ayun, dito na tayo sa may Dumalandan Bridge. Sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo ngayon. Ayun, salamat sa suporta. One of my way para i-store yung mga memories, adventures ko is to upload video sa YouTube. So hindi dahil for to monetize or for fame, hindi po. Dahil ko gusto ko lang mapanood ko someday kung matanda na tayo, kaya mapanood ng mga anak ko, sila kisi ko, mga apo ko. Ayan. Dito nagtatapos yung ating vlog. So thank you at sinamahan niyo ako sa ating bike ride today. So it's good to end the month na nakapag-bike tayo at hindi pa dumating yung sipag yung Rolly. So kung nakikita nyo dito sa aking background, ayun po, yung Mount San Isidro, yung digital tower, kitang-kita. Hindi po yung isang tower na yan, yung sa likod, yung dalawa. Ayun, so, ang ganda experience. Dati, pinapangarap ko lang yon, as I mentioned before sa video. Ngayon, nakyat na natin, very satisfied ako. Suggestion ko lang sa mga akyat, siguro mag-rubber shoes na lang kayo, kasi hindi totally advisable yung cheat shoes, dahil maglalakad kayo. And then, siguro magbaon kayo ng maraming tubig. Ayun lang. Thank you!